What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po yung ating pong episode 6 po ng The Familiar of Zero Season 1 Part 1 po muna ulit tayo mga idol. Sa mga bago nga po pala dyan na hindi pa nga po pala nakapag-subscribe, huwag nyo na lang po kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po update po kayo palagi sa mga videos po ina-upload ko. Mga idol, hindi po muna ako makapag-shoutout para po matapos ko po kaagad ang season 1 ng ating punta Familiar of Zero. Mabilis ang upload po ito mga idol. Mga idol, yun lamang po. Hindi ko na ito papatagalin pa po. Let's go to the video na po. Oh, heto. Ah! Ah! Masarap ba? Oo! Oh, masarap! Masarap nga! Talaga? Isa ito sa mga prutas mula sa Germania. Wala ba, Kirke? Huwag mo pakainan ang familiar ko! Ano ba problema kung pakainin ko siya? Wala naman kasi pang ginagawa dito kung di mag-aral lang. Lalo na ngayon, wala silang oras para magturo dahil abala sila sa meetings. Sigurado malaking problema ito. Balita ako mapipilitan ng mahal na prinsesa na palagutan na nangyari dahil narito siya noong maganahan. Nagawang manakaw ni Phuket ang kayamanan dahil inalisan nila ng mga bantayan taguan at inilipat para bantayan si Prinsesa Henrietta, hindi ba? Bukod pa doon, nagpumilit pa rin ang mahal na prinsesa na dumalaw dito sa kabila ng mahigpit na pagtutol mula sa palasyo. Mahal na prinsesa? Binibining Balier! Binibining Tabitha! Pumunta kayo ngayon din sa opisina ng principal! Ang katauhan ng Mandarambong. Hayaan mo na. Bigla kasi ako nagkaroon ng interes. Noong sinubukan ko magtanong-tanong sa bayan, napag-alaman ko na may isang kahinahinalang tao ang labas-pasok sa isang abandonadong bahay sa pinakaliblib ng kagubatan. Baka si Phuket na yun. Talagang responsable at maaasahan ka, Binibining Longbill. At dahil sa mga nakalap kong testimonya, nagawa kong iguhit ang larawang ito. Siya ba ito? Yun nga si Phuket! Hindi ako maaaring magkamali! Ipaalam agad natin ang bagay na ito sa palasyo upang pakilusin na mga mandirigma upang mahuli agad ang kriminal na yan. Kapag pinatagal pa natin ito, maaaring makatakas na siya ng tuluyan. Babawiin natin ang stop of destruction mula sa kanya. At hindi lang yon, pati na rin ang nabahirang reputasyon ng mahal nating academy. At sino mang nais magboluntaryo, itaas din niyo ang inyong kamay. Huh? Anong problema? Isa man sa mga aristokrat, walang gustong humuli kay Phuket? Sasama po ako! Binibining Balier! Sasama din ako! Zelbusto? Hindi ako magpapatalo sa isang Balier. Anong klaseng dahilan yan? Tabitha? Hindi mo kailangan sumama. Sa pagitan lang namin ito ni Luis. Nag-aalala ako para sa inyong dalawa. Ay, Tabitha. Salamat, Tabitha. Oh, sige. Pahihintulot ako kayong tatlo. Kung sa bagay, dalawa sa kanila ang nakakita kay Phuket. At bukod pa doon, itong si Binibining Tabitha ay isang knight at binigyan ng titulo bilang isang sibalya. Totoo ba yung Tabitha? Samantalang si Binibining Zelbusto naman ay nagbulapas ang kanang mga militar sa bansang Germania. At balita ko, mahusay silang gumamit ng mahika gamit ang apoy. At ang panghuli, si Binibining Valier na nagmula naman sa angkan ng magagaling na mage at talagang dinirespeto sa loob ng ilang siglo. Eh, ay ano pa bang sasabihin ko? May magandang kinabukasan. Oo nga pala, narinig kong kinaluro kayo ng kanyang pamilyar sa isang mapangahas na duelo, si Gis de Gramont, na anak naman ni Marshal Gramont. Ako? Oo nga pala, siya ang legendary na si...
Umaasa ang buong academy na magtatagumpay kayo sa misyong ito bilang mga aristokrat. Ginong Otman, nais ko po sana silang samahan bilang gabay nila. Hindi malaking abala sa iyo ito, Binibining Longbill. Plano ko na talagang tumulong sa kahit anong paraan. Luis! Bakit? Kung nakakagamit ng magic si Phuket, ibig sabihin isa rin siyang aristokrat. Ang pinagtataka ko lang, bakit magnanakaw ang isang aristokrat? Dapat mong malaman na hindi lahat ng mage ay mga aristokrat. Marami sa kanila naging plebeian dahil may kanya-kanya silang mga dahilan. Maniwala ka man o hindi, ang ilan sa kanila, itinilaga na ang sarili na maging mercenaryo o kaya naman ay mga kriminal. Katulad ko, nawala ang titulo ko bilang isang aristokrat. Pero hindi ba? Ikaw ang kanang kamay ni Ginong Otman, Binibining Longbill? Hindi na mimili si Ginong Otman. Pantay-pantay lang para sa kanya mga aristokrat at plebeian. Kung ganon, paano naman nawala sa iyo ang titulo mo? Sige nga, sabihin mo na Binibining Longbill. Hindi magandang asal yan, Zalpusto. Gumagawa lang ako ng mapapag-usapan. Kanina pa ako nababoard sa biyahe natin. Kasi naman, bakit kailangan ko pa sumama sa pag-uul sa magdarampong na yun? Ganon, eh bakit nandito ka ngayon? Aha! Siyempre, dahil nag-aalala ako para kay Saito. Hindi ba, darling? Ikaw nga, ano balak mong gawin oras na ito ulit ang golem na yon? Ano pa nga ba? Edi gagamitan ko siya ng aking mahika. Mahika? Mo? Ay nako, wag mo nga akong patawanin, Zero Louis. Ay, wag na kayo magtalo. May mission pa tayong dapat tapusin. Saito, darling. Heto, nakalimutan mo. Meron naman ako. Okay na sa akin to. Hindi mo mapapakinabangan ang lumang espada na yan, lalo na sa oras sa kagipitan. Diba? Tama ako? Tama. Mas mabuting ang dalawa kaysa isang espada. Pero... Gawin mo kung anong gusto mo. Ayan, sa wakas pinayagan ka nila ng master mo. Kung ganun, maraming salamat. Ayon sa impormasyon, yan ang bahay na tinutukoy nila. Eh mukhang sira-sira na yung bahay na yan ah. Sa tingin ko, patibong lang nila yan. Mukhang abandonado na ang bahay na ito. Wala akong makitang pwede niyang mapagtaguan. Walang tao dito! Ay... Wala rin inilagay na mahay ka. O oh, sige, mag-iingat ka. Kung ganun, magmamasidaman ako sa paligid itong lugar. Tumingin-tingin na rin tayo at baka makakuha tayo ng palatandaan. Masasayang lang ang oras natin sa paghahanap. Ay, puro na tuloy ako, halikabok! Tabitha, Saito, lubas na nga tayo dito? Ang Staff of Destruction. Ano nangyari dyan? Totoo, pareho nga lang ang lalagyan. Si Luis! It's a golem! Need is ha. In X Death Flame! Sabi ko na nga ba, imposible ito!
Nasaan si Luis? Luis, ano gagawin mo? Wala kang laban sa kanya! Hindi pa maayos ang mahiga mo! Isa akong aristokrat! Hindi ka matatawag na aristokrat dahil lang marunong kang gumamit ng mahiga! Ang totoong aristokrat ay yung hindi tumatakbo sa isang labanan! At hindi ako magiging si Zero Luis habang buhay! Del Nido! Father! Ayun nga po mga idol, kinat ko po muna sa part pong yan. Pasensya na po kayo kung kayo po'y nabitin. Yung part 2 naman po, i-upload ko rin po kaagad. Pakiabangan na lamang po mga idol. Maraming maraming pong salamat.